Kaugnay pa rin ang pagkamatay ng isang high school student habang nasa field trip. Makakapanayam natin si Department of Education Assistant Secretary Tony Umali. Magandang umaga, Asek Umali. Magandang umaga sa iyo, Howie. Yeah. Asek Umali, pag-usapan muna natin itong aksidente. Ano? Ano ba ang posibleng pananagutan ng eskwela dito? Kung may issue ng pagpapabaya o negligence, maaaring may pananagutan ng paaralan. So far, ano ba yung, roughly, ano ba yung pagkaalam nyo dito sa nangyari? Base doon sa initial report na nakuha namin sa aming Malolo City Division office, nakaparada daw po itong bus ng palusong habang ang mga anak naman natin ay kumukuha ng pictures ng vintage cars. At bumaba daw ang driver para kumuha ng tubig. At for some reason, sinasabi naman ng driver na naka-handbrake daw siya, okay, at may kalso yung gulong, ay nawala itong pagkakalso at lahat at umandar ito. Kaya daw po yata hindi nakatakbo kaagad, nakaiwas yung, you know, it is a very unfortunate incident yung bata ay dahil sa kumukuha siya ng pictures. Okay, so dahil dito, may panawagan ng iban ang mga field trip. No? Ano naman ang tugon sa, ng Department of Education dito? Parati po nung natin sinasabi, si Brother Armin Luistro, he convened a small team, you know, to talk about this. This particular incident? Yes, yes. Mm-hmm. At ang napag-usapan po talaga ay hindi po talaga natin kaagad-agad na basta-basta sabihin na mawala na ang field trip. Dahil talaga po namang ang halaga ng field trip bilang isang supplemental means of teaching our students, it is very, very important. So saan po dapat nag-field trip? Itong biyahe nila sa Tanay Rizal, why was it an educational trip? Sabi nyo, kinukuna ng mga bata yung mga vintage cars. Yung ba yung pakay ng field trip? Kunan yung mga vintage cars? Nung Martes, nagpunta po yung ating school division superintendent para ho makapanayam at makausap ang mga school authorities ng Holy Spirit at sumama po sila doon sa debriefing activities na ginawa doon sa mga bata. Inaalam po natin. So, ongoing pa rin po yung investigation natin. Okay. On the part of the school, kahapon ho dapat may initial report uli sa akin. So, hindi ko pa po lubusang nalalaman, pero they were inside a camp, and Camp Kapinpin, no? It's a military camp. Apo. At titingnan natin kung ano po talaga yung sagot po dun sa tanong po ninyo. Okay. So, in general, saan ba dapat nag-field trip? Meron po tayong ilang kautusan na inilabas. We have at least 3, but we have more than 3. Pero ito pong tatlong DepEd orders na ito more or less will articulate what is the policy of DepEd on field trips. DepEd Order Number 56, Series of 2001, DepEd Order 51, Series of 2002, DepEd Order 52, Series of 2003. Diyan po sa huling kautusan na nabanggit ko po, sinasabi po na educational field trips ang ating pong ine-endorso. Non-educational field trips like going to the malls or noontime TV shows, we discourage. So, we also elaborated in the other DepEd orders examples of educational field trips as museums, exhibits, historical or tourist sites, cultural presentations and the like. Okay, so yun po ang expectation ng karamihan ng magulang, mga museum, historical sites. Talagang malino naman po yung educational value nun. Pero nabanggit nyo, may mga field trips din pala sa malls at saka TV, noontime variety shows. Ano po yung educational value nun? We discourage that. So, ang usual na nangyayari po ay meron po talaga silang educational component, if you may, Howie, doon sa field trip nila. Siguro, nagsaside trip sila sa malls. Ang pag-uusap po namin diyan, hindi po natin pa yan, pero pinag-usapan po kung dapat pong i-ban yan totally. Pero yung value po niyan, if any, ay Howie, ay, you know, kinikilala rin naman ng DepEd na kapag panandili ang saya, you know, magkaroon ng experience ang ating mga anak na magkaroon sila ng some form of bonding in a different setting, may mga kagandahan din naman po yan. Kung kaya doon sa ibang orders na sinabi po namin, halimbawa po kapag sila po ay nagpunta sa resort, nandoon po sinasabi natin na dapat po mayroong lifeguard halimbawa, dapat may mga guro na
natitingin. Ang bottom line dito, Howie, hindi natin pinagbabawal, pero we discourage them. Okay. At nabanggit nyo na as much as possible, dapat side trip lang yung mga mall at saka field trip, yung mga field trip sa noontime variety show. Kasi yung ibang estudyante, ibang eskwela, galing pa sa mga probinsya, pupunta sa Maynila, tapos pupunta lang sa malaking mall, no? Ayan po siguro, dapat po naming tingnan po naming mabuti. Pero ang usual nangyari dyan, Howie, dumadaan yan sila dumadaan sa Fort lang, Santiago. Para mag-lunch siguro. Baka naman talagang sa Luneta, sa Fort Santiago, you know, sa dito sa mga museum natin dito sa Maynila, maybe sa National Museum sa Manila, and then they go to the... Pero tinitingnan namin yan, seryoso natin tinitingnan kung paano pa natin palalawakin hanggang anong detalye ba ang nais nating ilagay sa DepEd orders. Kasi palagay namin na Howie, ang pagsubok rito ay yung pag-i-implement ng safety measures. Okay. So malinaw naman yung mga safety measures na dapat tandaan ng mga school administrators dito. At saka may sistema ba ng waiver na pinapayagan ng mga parents at kung may mangyari, ano bang responsibilidad ng eskwelahan? Doon sa safety measures, yung unang bahagi ng iyong katanungan, Howie, maliwanag yan dahil sinasabi natin na dapat mayroong safety measures na ipapatupad at dapat ito ay ipaliwanag bago pa lamang yung field trip. Dapat klarong-klaro yung schedule, ano yung gusto nating tingnan, dapat klaro po yun. Dahil nga po sa mga insidenteng ito, halimbawa ito, Howie, dahil pinag-uusapan natin, I don't think that DepEd should be expected, for example, na to come up with that order saying na huwag ipapark ang bus ng pababa. And I don't mean any disrespect by this, kasi ang challenge is how detailed the DepEd order should be. Kapag nag-park ka naman ng pababa, dapat kakalsuhan mo yung gulong at ikakambyo mo at iano mo yung manibela na papunta sa bangketa para pag nawala yung kalso ay pupunta sa bangketa. I don't think that's what we expect from DepEd. Because dito, klaro na ang dahilan ay hindi po yung field trip o yung kawalan ng safety measures. Meron talagang pagpapabaya na nakamit, maari po, base dun sa mga kasong isinampa, yung bus driver maari po o yung bus owner in training their bus drivers. Ngunit yung safety measure na sinabi mo, meron tayong DepEd order na sinasabi na sa pagkuha ng behikulo, dapat yung safest means of transport ang dapat pipiliin. Huwag overloaded ang bus. Dapat mayroong guro na parating nakatingin sa ating mga anak. At, may ratio ba na how many teachers per number of students? Alam mo, wala tayong inilagay. Okay. Alam mo, sa totoo lang, Howie, pinag-uusapan namin yan initially. Baka gamitin pa laban sa atin. Halimbawa, kung mga maliliit na bata, palagay ko dapat mas maraming guro ang nandoon. Paano kung nailagay natin ay isa o dalawa lamang? Ngunit sa nature ng kaguluhan at kakulitan ng mga bata, kailangan pala tatlo, apat o lima. Kapag nagkaroon ng reklamo, sasabihin lamang ng paaralan. Ang sabi ng DepEd, dalawa lang. Actually, may mga nag-field trip dito sa GMA Network, kahit mga maliliit na bata. Pag may mga maliliit na bata, mas marami talaga yung teachers. Tama po yun. Kaya minsan may parents pa Tama rin po yun, Howie. Kaya nga ang pinag-aaralan po namin, gano'n ba kadetalye ang dapat nating ilagay? Because we don't want to issue naman a DepEd order that is so detailed that it will, you know, look so ridiculous if you may. Final question, Asik Umali. Yung issue ng mandatory field trip fees, no, is that allowed by the DepEd? Bawal po yun. At alisunod dun po sa waiver na itanong nyo yung isa pang bagay ng inyong katanungan kanina. Yung waiver, ang sinasabi ko sa DepEd order natin ay pahintulot o written consent ang ating po lamang hinihingi sa magulang o sa guardian. Yung waiver na sinasabi na wala po silang pananagutan, kung mayroon pong mangyari, parati ko pong sinasabi, pag may panayam ako sa aming mga abogado, bali wala po yan kung may issue ng pagpapabaya o negligence. Halimbawa, Howie, may pumirmang waiver, magulang ng 5-year-old or 6-year-old. Dahil po sa waiver na yon, pwede po bang sabihin ng paaralan na tumawid yung bata, walang kasamang guro na sagasaan yung bata? And I'll give you an exaggerated example. Wala na bang pananagutan yung paaralan dahil sa waiver? Hindi po. Dahil klarong-klaro, may gross negligence yung paaralan po doon. So yun po yung ating pong sinasabi. Sa mga pagkakataon po lamang na tinatawag nating act of God for tweetus event or force majeure, dahil wala po tayong magagawa kapag talagang aksidente. Tsaka linawin po natin na hindi dapat required na sumama sa field trip at
lalo na pag may bayad na malaki, no? Hindi po required. Yan po ang nais natin pong sabihin sa ating mga magulang. Kung talaga pong mayroon po silang pag-aalinlangan at hindi po nila nakikita na magiging ligtas ang kalang anak, huwag po nilang pahintulutan. At pinagbabawal po natin ng mahigpit na magkaroon ng mga aksyon ang paaralan na parang pinaparusahan ang batang hindi ho sumasali. Bawal po yun. Okay. Very good reminder. Maraming salamat. DepEd Assistant Secretary Tony Umali.